And so, good day mga ka-DIY. Dito tayo ngayon. So, i-change oil natin yung 4GE1 ng turbo natin. So, yan. So, ipapakita ko sa inyo yung mga dapat bilhin. So, ito. Para sa oil filter, C512. Tsaka itong FC208. Para sa fuel filter. Tapos 4 liters na oil. So 4 liters oil po yung ano, yung 4GE1 na turbo natin sa with turbo is 5 liters. Napaklas ko na din yung drain plug niya. Ayan. Maganda sana kung may compressor tayo, kaso yung tayong compressor na pang ano, pang hangin dyan. DIY lang po ito ah. Yeah. Unanas ka na natin. Malagyan muna natin ng takip yan. Para di malagyan ng kahit anong dumi. Tsaka ito, papalitan natin yung fuel filter. So, babaklasin natin ito. So, yun guys, nabaklas ko na yung ano, yung fuel filter natin ito. So, yun. Need lang natin ng 14mm na open wrench para mabaklas to. Tara. Lisin na natin yung ano, yung fuel filter dito sa ano yun.
Yun, so nabaklas na natin yung fuel filter. So babaklasin din natin tong ito, yung fuel pump. Sana may sakit sana ako. Kaso wala eh. Wala akong sakit wrench. Open wrench nut yung nandito sa akin. Nasa motor ko yung iba. Kaya mahirap na ano, mabaklas. Yun, so nabaklas na yung ating fuel filter, yan na siya. Ay, fuel filter, fuel pump pala. Sorry. Yun, so nabaklasin natin. Lang babaklasin. Baba. Ano? Ayan yung mabaklas eh.
ng walang compressor, mga pre. Manual lang yung pag anong nainis natin. Kung may compressor lang dito, mabilis yan. Mabilis na malilinisan to. Nabasa na ni Papa. Tama yung kasa.
Yan, so natapos nang nalinisan yung ano natin, fuel pump. So yan, sinalpak ko na. So pump muna natin hanggang may lumabas na diesel dyan sa ano. Nakakahigop yan. Nandun pa lang yung ibang punas. So makikita mo, yun o, nandun na yung ano nyo, yung level ng diesel nya. So dapat punuin muna natin yan. Stop muna natin yan. So next natin yung fuel filter. Ito siya. Linisan muna natin to. Yun. Yun, hantay pa rin. So, yun, nasalpak na yung fuel filter niya. Dito na. So, nilagay ko na rin yung hose niya. So, palalabasin din dito yung dito sa out. Palabasin natin yung fuel niya bago natin ano salpak yung papunta sa engine na hose. Yun, yung papunta sa injection pump para maalis yung hangin niya. Hanggang may lumabas na fuel. Pure fuel yung dapat lumabas. Tapos isasalpak natin yung hose niya. Dapat nakadiin yung ano niya, yung fuel pump para hindi siya humigop ulit ng ano ng diesel. Ilalagay ko muna ito.
So yun guys, nasalpak ko na lahat. Ayan. Fuel pump tsaka fuel filter. So ang gagawin natin yan na lang is magbe-bleed. Ayan. Ayan. So ipump ulit natin. Kuha natin yun. So dapat pag pinump mo hanggang tumigas, dapat naka-DN sa baba. Tapos i-open mo to. Bumubula, may hangin pa. Yan, tapos i-close mo ulit. Bumbahin mo ulit. Hanggang tumigas. Tapos open mo ulit. Yun, so pure fuel na, so okay na siya. Yan, makikita mo naman pag may lumalabas pang hangin. So lalagay na natin to oil filter. So pala ito yung C512. Ayan, dapat pag bumili ka nito dapat may plastic sya dito sa baba na yan. Tapos bago natin ilalagay ito, lagyan muna natin yung ng oil tong surroundings ng rubber na to bago natin isalpak doon. So magbubukas tayo ng isang ano, sa oil natin. So, sasalpak na natin to. So, hantay na naman ito. Hanggang kaya ng kamay mo lang yun. Isan muna natin to bago natin ano ilagay yung oil. Yan, so nasalpak na lahat. Nasalpak na din yan, nasalpak na din doon sa baba. Oil filter. Drain plug natin nalagay na. Ayan. Double check natin. So yan, nalagay na yung ano, drain plug ng oil drain plug. Yeah, so pwede na nating lagyan ng ano, ng bagong oil.
Yan, so okay na. Lagay na natin nilat yung oil. Yan, so. Yan, so tapos na tayong mag-change oil. Yan. Yan, so try na natin i-start. Kung ano, maganda yung pagka-bleed natin ng fuel. Sana hindi pumalya. So yun yung ano, buong natakbo ng ating sasakyan is 205,820. Yun oh. So antayin natin kung ano, mag-iiba yung idol niya. So ayos, hindi nag-iba yung idol niya. Crispy Papa. Nag-iba yung idol niya, so okay, walang hangin dun sa ano, injection pump. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. God bless and thank you.